Hi, domo, konnichiwa. So, ngayong araw, nandito kami ni Rachel sa Hakone ulit. So, third day namin sa Hakone, tapos pupunta kami sa Hakone Shrine. Hindi ko in-expect na medyo mahirap yung daan niya, masikip lang. So, yun, nagpapahinga kami ngayon sa Lawson. Umiinom muna ako ng kape. Baka naman yung Lawson, tsaka yung kape, i-sponsor na. So, yun, nakamas pa rin ako kasi kulot ako ngayong araw. First time ko nagkulot, hindi ko maintindihan kung bakit, anong trip ko. So, yun na nga. Ingay ni Manong. Samahan nyo kami ngayon sa third day, pero hindi kami full day na gagala. Siguro mga 2 PM or 3 PM uuwi na rin kami para before 6 makauwi na kami sa bahay namin. So yun, sana ma-enjoy nyo tong episode na to. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Masato Mori, half Japanese, half Filipino na nakabase dito sa Japan. Yeah. Kulot salad. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in my, nandito kami ni Rachel ngayon sa Hakone Shrine. Kulot pa rin ako. Yan nga, naghahanap muna siya ng CR kasi kanina pa siya naiigit. Nasta kami sa traffic. So yung parking na pinarkingan namin, usually na bawal yata i-parking. Yung basta naki-parking na. Nagugutom na rin ako maya-maya siguro mga 12 PM. Nakakain na rin pa. Ang daming tao kasi usually yung mga Japanese kapag ganitong bagong taon, nag-aano sila. Parang nag-wish or nagdadasal para sa this year, every new year. Gan. So kaya ang daming tao. So yun nga lang, social distance ang dapat gawin ako. So yun, si Rachel yung pinaghahawak ko ngayon ng camera kasi ang laki ng hawak eh. Kaya yun, hindi ako masyado makakapag-vlog this day kasi nagpa-focus ako sa cinematic kasi puro vlog ako na. Nakaraan tapos sobrang hassle, ang dami nangyayari. Inis nandito. Yung pinunta namin sa Hakone Shrine talaga ito. Yung sa tabi ng dagat. Kahit sa internet nakalagay siya lagi. Kaya lang bawal na siya pumunta. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa corona siguro. Kasi magdidikit-dikit. Pero hindi ko maintindihan. Pero doon ang daming tao. Hindi tuloy ako nakakuha ng magandang picture tsaka video. Ito sana yung pinunta ko ngayon. Uwi na tayo, babe. Sobrang inis ko. Inis eh. So yun, babalik na muna kami ni Rachel sa parking namin. Tapos magpa-park ako sa maayos na park. Nakakainis. Yun nga yung pinunta kong shrine dito pero sarado, hindi kami makapunta. So babalik muna kami ni Rachel sa parking. Tapos maghahanap kami makakainin. Tapos kukuha ulit ako ng video. Nakahanap na rin kami ng parking ni Rachel ng kahit maayos. So yun, nakabubuyog ako. Hindi, joke lang. Naghahanap kami pagkain ngayon. Siguro dito kami sa Japanese restaurant. So, yun, bahala na. Gastos ulit kami. Sana bukas. Dami kasing close ngayon eh, pero ang daming tao. Ayun, katsudon. Okay, yan. Favorite food namin dalawa kasi katsudon. Pero iniiwasan ko siya. Pero masarap siya. Katsudon. Okay. Sana open. Dito na lang kami sa atin. Get ko. Dahil din siya. Chicken curry. Hi. Gantong hima. Dahil din siya na yung pari. Hi. Tobun, sobay din. Ari din siya. Mas. Katsudon. Thank you. Favorite food ko talaga yung katsudon talaga. Kaya lang hindi ko siya masyado kinakain kasi masyado siyang nakakataba. Tsaka ramen, hindi ako masyado kumakain. Pero one of my favorite food ng Japanese yung katsudon niya. Simula ng bata pa. Ay, ready sa'yo. ごちそうさまでした。美味しかったです。Sobrang busog ako. Nang busog ka, babe? Hmm. Ang sarap ng katsudon. Hindi ko lang nasabi kanina sa loob na ano, na yung restaurant na to, laging ano, lumalabas siya sa TV. Si Sadako kasi siya eh. Joke lang. Pero seryoso, ilang beses nang na-iiti TV yung, ano, yung kainan niya. Hindi ko lang nasabi sa loob. Tsaka hindi ko na rin matanong sa may-ari kasi baka mamaya maano kayong private life nila eh. Pero alam kong lagi nasa TV yun. So nakita ko yung mga side kasi ng mga artista. A few moments later. Dinala ko muna yung drone ko ngayon kasi para pagkatapos ko mag-drone, ibabalik ko na siya sa sasakyan para wala na ako masyadong dalang gamit. Tsaka doon ako magpa-vlog din. Kukuha ulit ako ng cinematic.
kung nakikita niyo kanina, hindi ako nakakuha ng picture dun sa may shrine, yun sa may bandang lake. Nakakapumunta ako sa gilid niya, tapos dun ako magdadrone para mapicturean ko siya. Kasi nakakainis eh, diba? Yun nga yung pinuntahan ko dito, para makakuha ako ng mga picture. Kaya lang hindi ko nagawa. So, dito ako. Nandun yung lake. Dun. Pwede sana magdrone dito. Yaman na pagalitan ako. Buyog man. May design na nakakakuha na ako ng drone shot. So, kukunin ko yung stabilizer ko dun sa kotse. Medyo hassle siya pero kailangan eh. Kasi yung dami namin dala. Medyo bumaba na rin yung nakain namin. Ito, parang inaantok yata. So, yun. Kasi nakakaano lang, sobrang daming tao. Tapos biglang sinira nila yung pagpunta sa shrine. Yun sa may tabi ng lake dahil lang sa corona. Pero okay naman. Para sa akin, sinira nila yung shrine. Pero para sa akin, masakit. Kasi galing pa ako sa malayong lugar. Tapos yun nga yung gusto ko makuha na ng picture. Pero okay lang kasi iniisip lang din naman yung kapakanan ng iba. Dahil nga syempre sa corona. Masyado na marami ko corona. Pero parang normal na lang. Parang halos lahat ng tao nandito ngayon. So kami ni Rachel, umiiwas talaga kami makadikit syempre. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Ay, parang may bilihan ng souvenir doon. Ito, bihira nakikita yung mga ganito. Daming ganyan kahit sa Pilipinas. Ang ganyan. Lagi ako lang gaganito. Joke. Gaganito. Okay, may tao. May tao. So, konti ng souvenir dito. Baka maganap na lang kami sa ibang spot. Kasi baka may mas makita pa kami. Bilis lang oras. 45 minutes na lang, 3 PM. Saan tayo, babe? Alam mo yung... Tara, pupuntaan namin yung parang street. Alam mo yung may singaw ka sa dila, hindi ka makapagsalita na maayos. Kaya nabubulol ka, pero kailangan may stretch yung salita mo. Straight ba yung salita ko? Parang hindi naman, hindi ako makapagsalita na mabilis. Kahapon pa masakit yung dila ko eh, dahil sa singaw na to, sobra. Dami pa sana yung mapupuntaan dito, kaya alam, kailangan na namin umuwi kasi dun syempre. Anyo nga sa'yo, dami nakating. Punta tayo yung 7-Eleven, Beb. Minis, 7-Eleven na. Bibilang souvenir. Minis to? Dun sa mama at sir. Wait lang siya, kakailang akong jeep. Mapara ho. Oh, tara po. Dabaw. Nandito na tayo sa 7-Eleven. Alam mo ba anong plano ko dito? Kaya nag-shades ulit ako. Mga hold up ako. Para hindi tayo makilala. Ang weird talaga sa akin ng ano, ng hairstyle ko ngayon. Hindi ako sanay sa may bangs talaga eh. Parang nangangati ako. Kailangan ko ng panindigan. Nagpakulit ako ngayon. Tara na. Pag sumigaw akong hold up, sabihin akong hold up to. Hold up to! Ano binili mo sa 7-Eleven doon? Opa, ano binili mo? Souvenir. Ito. Souvenir. Bumili talaga ang souvenir ko. So yun, iikutin na lang muna namin dito. Kung ano yung mapipicturean. Pipicturean, no ba? So wish ko lang hindi ako masagasaan dito kasi sobrang sigip. Tapos ang haba-haba pa ng kamay ko kasi nag-vlog ako. Ito ice cream. Oh, maghahanap nga kaming ice cream. Saan ba may ice cream? Manong, may ice cream kayo? Ganito ba gusto mo ako mag-vlog? Hi there! Nakabili na po kami ng ano, ng souvenir dito sa Hakone. Nakatingin po sila. Ganito po ba gusto niyo mag-vlog ako, Beb? So yun na nga mga ninong yun. Nakabili na kami ng souvenir ni Rachel. Konting ikot na lang ngayon. May ice cream ba po? Bakit lahat na lang pinagdadamutan tayo? Iikutin na lang namin. Tapos, after net, uwi na. Pero kailangan ko magpahinga kasi nga mahaba pa yung biyahe. Mga 200 kilometer lang yung tatakbayin namin. Siguro start dito hanggang sa bahay namin. Siguro mga 2 hours siguro, wala pa siguro. Bahala. Depende sa traffic din kasi. Mas nakakapagod nga minsan yung traffic eh. Hiningal ako. Saan pa tayo? Parang iba, no? Layo pa natin sa parking natin. So ngayon, wag tatanungin nyo kami kung saan yung pinaka na-enjoy namin. Day 1, day 2, day 3 sa trip namin ngayon sa Hakone. Go, babe.
lahat. Lahat. Oh, lahat. Depende naman sa inyo kung paano niyo i-enjoy. Kahit gumastos kayo ng pera, kahit hindi kayo gumastos. Nasa sa inyo naman 'yon kung saan kayo maligaya, 'di ba? Itong bata na 'to. Samba, layo. Layo pala nun. Oo nga. Kala ko malapit lang yung linakaran namin. Siguro kaka-video namin or kaka-picture namin kanina. Hindi namin na malayo na pala napuntahan namin. Naglakad pa kami simula sa parking. Pero okay lang, hirap kasi umahanap ng parking ngayon. Sa sobrang tagal namin sa Hakonit, yung mga pasyalan sumusuko sa amin, naubos na pala namin. Pero feeling ko hindi pa namin naikot. Marami lang talagang tao. Marami kaming iniwasan ng spot. Marami kaming tinaguan na tao. Kaya nga ganito yung shot ko. Na-joke lang. May iwas talaga kami sa mata masyado. Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala hindi ako giniginaw, 18 degree lang ha. Kesa ng 0 degree. Oh, piyama na yung Papa Arno. Son, papahinga muna ako sa Family Mart kasi delikado kapag dinerecho kong uwi na to. Sinimulan nyo na rin naman panoorin. So samahan nyo na ako hanggang pag-uwi ko ng bahay, magbablog ako. Samahan nyo na ako at panoorin nyo na rin. Hindi ko alam kung ano mangyayari, wala sa plano ko, wala. Basta kung ano lang yung pa-uwi ko, yun lang. Bi-video ko lang. Kung gusto nyo panoorin, idiretso pa natin to. Bye-bye. After 1 hour, nakaligtas din kami sa traffic. So bumili muna kami ng kape ni Rochelle. Pagod din ako ngayon kung naramdaman yung pagod ko in 3 days. So magpapahinga muna ako, inam ako ng kape. Nasa service area na kami ngayon. Parang pwede mag-drone dito. Feeling ka bawal. Pagod ako. Tara na. Pagod ka, kaupo. Kaupo. Yung hiya ako sa'yo. You gotta slow. Truth.